Naglandfall sa kalupaan ng Palanan, Isabela ang severe tropical storm Egay kagabi. Ramdam na ang malalakas na hangin at ulan sa northern Luzon na dala ng bagyo. At alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Maris, June, dahil nga sa bagyong Egay ay nakataas ngayon ang storm signal number 2 dyan sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan kasama ang Kababuyan at Calayan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Ilocos Norte at Abra. Patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon ang mga nabanggit na lugar at dapat po maging IM ready yung mga nakatira sa mga baybayin dagat sa posibleng storm surge o daluyong. Signal number 1 naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ilocos Sur, Aurora, La Union, Mountain Province at Ifugao. Malakas na hangin at malakas na ulan ang patuloy na mararanasan sa mga lugar na under public storm warning signal number 1. At matapos nga mag-landfall dyan sa may Palanan, Isabela, kasalukuyang tinatahak ng bagyo ang Mount Kagagangan dyan sa may probinsya ng Cagayan. Taglay ng bagyong Egay, ang lakas ng hangin umaabot pa rin sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 120 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 9 kilometers per hour. Delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa lahat ng seawards ng Luzon at ng Visayas. At sa storm track ng PAGASA ay may posibilidad po ulit na tumama ang sentrong bagyo dyan sa may extreme northern Luzon. Bukas yan ng umaga kung hindi magbabago yung kanyang track at araw ng Miyerkules ay posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pinalalakas din ng bagyong Egay ang hanging habagat o southwest monsoon na nagdadala naman ng mga ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas maging dito sa Metro Manila. Kaya maging IM ready po sa maulang panahon sa halos buong Luzon ngayong araw. At sa katunayan ay naglabas na ng yellow rainfall warning ang PAGASA para sa Metro Manila, Cavite at Batangas. Habang mahina hanggang katamtamang ulan naman ang maranasan dyan sa may Visayas at maging sa Mindanao, mas mahihinang ulan na lamang ang aasahan. At bukas araw ng Ligo, magiging maulan pa rin dyan sa may northern at southern Luzon, magiging dyan sa may central Luzon, at dito naman po sa may Visayas at Mindanao ay asahan na ang mas unti-unting paghina ng ulan. Habang ang tropical storm na may international name na Chanhom, mataas ang posibilidad na pumasok ng PAR araw ng Miyerkules. Mang Tani, ako rin naman ay nagko-cover paminsan-minsan sa PAGASA. No? Ang pagkakalam ko, ang bagyo pag tumama sa lupa, yan po'y humihina. So kung tatama ulit ito sa kalupaan, Mang Tani, mas lalo pa ba itong hihina? Ibig ba sabihin ito, mas kaunting ulan na lang aasahan natin, Mang Tani? June, ang titingnan natin kasi kung tatama man ito sa kalupaan, ito'y mga isla na lamang. So hindi katulad ng main island of Luzon na talagang malaki ang magiging epekto nito sa paghina ng bagyo. Pero ngayon, mapapansin natin, kahit na ito'y dumadaan sa may Cagayan Province, halos napanatili nito yung kanyang lakas na 95 kilometers per hour. So mukhang mas mababa yung chance ng hihina ito. At kapag hindi ito humina, June, habang namamaybay dyan sa may extreme northern Luzon, asahan pa rin natin yung maraming ulang daladala nito, yung sirkulasyon nito, lalo na dyan sa may northern Luzon at yung habagat naman dyan sa may central at southern Luzon, June. Okay, maraming salamat, Mang Tani. Si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist.